have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Hanggang 15. Kung susundin ninyo ang mga kautusan ko, tutup din naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpapalain at pararamihin. Bibigyan niya kayo ng mas masagana, ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop pagdating ninyo sa lupay ni pinangako niya sa inyong mga magulang. Kayo'y pagpapalain niya ng higit sa anumang bansa. Walang magiging baog sa inyo maging tao, maging hayop. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadamuin sa inyo kundi sa inyong mga kaaway. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sapagkat ito ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kung susundin ninyo ang mga kautosan ito, tutup din naman ni Yahweh ang kanyang mga pangako. So, nasa sa atin po yun, mga kapatid. Kung susundin daw po natin ang mga kautusan ng ating Panginoon, ay tutup din naman ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako sa atin. Ang mga pangako simula pa kay Abraham, Isaac, Jacob, at sa bawat saling lahi. Amen. Sabi nga, ay dumanas ng maraming
Praise God! Diba? Napakabuti niya sapagkat wala siyang hinangad sa ating mga buhay. Wala siyang hinangad sa ating mga buhay kung hindi yung ating mga kabutihan. Sapagkat siya ay mabuti Diyos at tapat na Diyos para sa atin. Amen! 32,000 po yung kanyang mga pangako sa atin. Ipagpalagay po natin na 100 years na lang tayo kasi binigyan na tayo ng bonus ni Lord. So ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon ay sobra-sobra pa sa ating buhay na itatagal dito sa mundo. Amen? So para hindi natin sundin ang ating Diyos sa ating ipatuloy na pagbibigay sa kanyang iglesia para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Amen? Sa ating patuloy na pagbibigay ng tithes and offering, yung ating mga pledges, mga kapatid, huwag natin kakalimutan ito. Sapagkat kilala na natin kung sino ang ating tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Amen? So, para mga kapatid, para sa akin, ituon lang natin lagi ang ating mga puso at isip sa bawat pakako ng Panginoon sa ating mga buhay para makapagtuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagbibigay sa Panginoon. Amen? Yung ating pagbibigay sa iglesia, sa Diyos, parte na ito ng ating buhay sa pang-araw-araw. Amen po ba? Diba? Nasa buhay na natin ito, nasa puso at isip na natin. Kahit minsan, hindi na natin kinakailangan ipaalala pa ito sa atin. Alam na natin ito lahat. Di mo ba? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos na patuloy na umaasa sa Kanya. At siya naman ay tapat na patuloy rin na ipinararanas sa atin ang Kanyang mga kabutihan, ang Kanyang mga biyaya. Amen? So mga kapatid, ano po ba yung sinabi ni Pastor Maggie na kinakailangan na tayo ay tuloy-tuloy sa ating paglilingkod, tuloy-tuloy sa ating pagbibigay ng ating ikapot handog, ng ating suporta sa lingkod na Diyos, ng ating suporta sa bawat manggagawa ng iglesia. Kasi kung ito daw ay ating puputulin din ng Panginoon ang Kanyang mga pagpapala sa atin. Our God is a God, is a covenant keeping God. Amen? Purihin ang Panginoon sapagkat tuloy nga na siya ay tapat at napakabuti sa ating mga buhay. Mga kapatid, huwag po tayong manghinawa sa ating tuloy-tuloy na pagbibigay. Ang promise nga po, di ba? Kung titingnan natin sa ating mga sarili, parang, di po ba, parang taliwas. Parang hindi naman natin makita. Pero manatili po tayong nagtitiwala sa Diyos. Manatili po tayo naniniwala sa Kanya at umaasa sa Diyos. Matutupad po ito sa Kanyang itinakdang panahon para po sa atin. Amen! Kaya mga kapatid, tayo po ay magbigay na magbigay. Tuloy-tuloy po natin ibigay ang ating tithes and offering, ang ating mga pledges para sa ating church. Tayo po ay nangako ng linggo-linggo tayo magbibigay sa ganung halaga o every 2 weeks o every month. Ibigay po natin, huwag po natin kalimutan sapagkat tuloy-tuloy po ang ating radyo, tuloy-tuloy po ang TV ministry sa ibang lugar, sa probinsya. Amen. At tuloy-tuloy po ang ating gawain sa lugar na ito para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay magbigay sa oras na ito. Ito po yung nakakaalam ng kanta, pwede niyo po mag-isama niya.
kapistan, ay patuloy, Lord, natutuparin mo ang iyong mga pangako sa amin, O God. Kami ay iyong pagpapalain, pararamihin mo ang aming mga hayop, at pasasaganayan ang aming mga buhay kahit ang mga sakit na ramdaman ay hindi namin mararanasan, O God. Lord, maraming maraming salamat sa iyong kabutihan at maging kaluguran niya po, O Diyos, sa iyong harapan ng aming mga tithes and offering, O God. Tanggapin mo po, O Diyos, ito at nawa ay pagpalain mo nga po, Lord, ang bawat isa, ang mga trabaho at ang mga negosyo po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. At ang mga wala pa po trabaho, Lord, ay bigyan mo sila ng maayos at mainam na trabaho upang makabahagi rin sila, O Diyos, sa ganitong gawain ng pagbibigay sa iyong iglesia upang luwalhatiin ka, upang papurihan ang iyong dakilang pangalan, upang iligtas ang maraming kaluluwa, O Diyos. Maraming maraming salamat at sa mga pera maliligo mo, O God, i-multiply mo pa po ito, paramihin mo pa ng paramihin para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Luna, tayo po ay humuko at humikit. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang paggalang sa ating Diyos. Ito natin ang ating puso at isip sa bawat salita na ibababa ng lingkod ng Diyos sa oras na ito. Muli namin pakanasay ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. Welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo.
Almighty God. Lord, your promise, Lord, will be fulfilled, O God. And we will experience, Lord, before our very eyes. Mararanasan, makikita namin, Panginoon. We will see it, Lord, before our very eyes. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, hayaan niyong masalamatan ka na po namin. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng glory, lahat ng honor, Panginoon, lahat ng thanksgiving. Ito lamang, Panginoon, ay para lamang sa the sweetest name of Jesus at ang bawat sa iyo magsabi na Amen. The message that is about to hear this day is a wonderful message. And according to David Yonggi, one of the biggest church in the nations of the world, the secret of his success is the Holy Spirit. And Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Maurice Hirura, and many, many men and women of God, ito silang napakalaki ng kanilang pagkakautang sa banal na Espiritu. Ito ang sinasabi nilang sikreto na kanilang katagumpayan. And I myself is also indebted to the Holy Spirit. Nung nakaraang nagdaang radio and TV ministry anniversary natin, nakasama natin hindi man lahat ang ating mga outreaches. Meron tayong bagong member sa taga Nueva Ecija. At siya po ay galing po ng Japan. At bagong member natin siya sa Nueva Ecija. At siya po ay nakaupo kay Dr. Maurice Cerullo at kay Benny Hinn. At nung naka-attend po siya ng nagdaang radio TV ministry anniversary natin, na-shock po siya. Sapagkat ang sabi po niya, ang naranasan po malakas na kapangyarihan sa buhay ni Benny Hinn at ni Dr. Maurice Cerullo ay naranasan ko rin sa buhay ng lingkod ng Diyos, Ricardo de Castillo. Sabang buwa po siya, nag-testify po siya sa ating gawain doon. At kinuwento po sa akin yun ni Pastor Michael. Na po, at isang araw, muli makakasama natin sila. Siguro this coming December sa ating anniversary. Kaya ilagay na po ninyo sa inyong mga date. Ano bang date yun, Pastora? December, ano ba yun? December 20, yung ating darating na church anniversary. No? Ihanda na po ninyo ang inyong mga special numbers. Amin po ba? Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Huwag na po kayong titingin ba sa iba. Nandito na yung magandang lalaki sa harapan. Kung ayaw nyo maniwala, lalapitan ko kayo. Nandito na talaga. Sabi mo sa katabi mo, nasa harapan na yung magandang lalaki. Huwag na tayong titingin pa kung saan saan. Amen po ba? Kasi you will be distracted. So, kaya i-ready na ang mga special numbers. Amen po ba? The youth of the 50s. Yan. Alam niyo, blessed na blessed. Ako mismo ha? Ako mismo talaga. Wala na akong pakialam sa iba. Ako mismo talaga blessed na blessed sa mga nakapulang nag-present doon sa ating Radio TV Ministry Anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos mo. Alam mo, kahit hindi nila alam yung lyric, kahit medyo iika-ika, okay lang. Ganyan sila ng ganyan. Okay lang. Ang saya-saya. Kaya sa itong darating na anniversary, huwag tayong papayag na hindi tayo bahagi. It's one of us should have a part in this coming church anniversary. Kaya magsipag-practice na po kayo. No? Maghanda na po kayo ng mga pang-special numbers ninyo. Amen po ba? Lahat po tayo, let us be involved. It's one of us, lahat tayo, mag-involve tayo. Na maging bahagi ho tayo. Huwag niyo na akong kalapitin pa, sabihin pa ako na magpipresent kayo, ito ang gagawin ninyo. Hindi na kasi sinasabi ko na sa inyo, kayo ay gustong-gusto kong makita nga nagpipresent po talaga. Amin po ba? May tao ko po ba rito? Yeah, gaya na lang si Sir Emma, na lang si Sir Ibon. Huwag niyo sabihin, nasa likuran lang kayo ng camera at projector. Pwede kayong tumambling sa harapan if you want to. kaya sa darating na anniversary, ngayon pa lang, ano po, maghanda na po tayo at ipatahi na yung mga uniforms. Ano po, kung ano man yung motive natin ay ipatahi na as soon as possible. May tao pa po ba rito?
para hindi tayo nagagahol ngayon palang ipatahina. Amin po ba? Kitao pa po ba rito? So, yung mga wala pang God's Legionnaires t-shirts ay bumili na po kayo. Ilabas yung mga God's Legionnaires t-shirt at kasi this coming anniversary, meron na naman tayong bagong ilalabas. Amin po ba? At yung ating team na Live Jesus Higher, pakikapit na natin dito. No? Pakikapit na natin yung Live Jesus Higher. Palitan na itong Let Your Light Shine. Yung kung ano yung banner natin doon, ikapit na rito yun. Nakikinig po ba tayo mga minamahal? Ayan. So kaya sa darating na anniversary ay marami tayo, mas ingrante tayo, mas magarbo tayo, mas matindi ang mga presentation. Amen po ba? Mas masarap at mas maraming pagkain. Amen! At mas marami kayong iimbitahan. Amen! Sino yung mga nag-invite nung nagdaang anniversary? Taas ka po ang kamay. Sino yung mga in-invite ninyo nagpapatuloy? Taas mo ang kamay. So, yun ang problema natin. After ng anniversary natin, medyo humihina na tayo sa pag-i-invite. Dapat mas matinding pag-i-invite pa. Kaya nakikita ko, tuwing nag-anniversary tayo, ang sipag niyo mag-invite. Kaya gusto ko nga, every Sunday, mag-anniversary tayo eh. Hindi lang talaga medyo magastos ng konti. Tuwing anniversary, tuwing Sunday, mag-anniversary talaga tayo. No? Pero naniniwala ako, lahat tayo ay may involved sa darating na anniversary. At meron tayong sobrang yan, di ho ba? Sa sobrang yun, nakikinig pa ho ba kayo? Bigyan nga po ako ng sobrang po, Pastora. Yan, para maunawaan nating lahat. Yan, sige. Yan. Kaya pagdating kayo, kukuha po kayo ng sobre. Yan, nakalagay po sa sobre yung ating pong tithes, ano po, the 10% of our income.